Hello po, welcome po uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito po sa extra top bar at saka extra bottom bar ng biga. Step by step po nating pag-aaralan yan dito sa videong ito. Ito po yung mga effect po, no? Aside from main bar po, yung bottom bar at saka top bar ng biga, kailangan po natin gumamit ng extra support dito sa may bandang gitna, no, ng biga natin, kasi nandito po yung maximum positive bending moment po, no, ng biga sa may bandang gitna, at saka yung negative bending moment po natin, no, sa may support. Ayon po, no, maghahag po yan dito naman bandang gitna, magsasag po yung biga natin, no. Yan po yun. Meron po siyang mga iba't ibang klaseng depekto. Yung mga cracks, no? Flexural cracks, cracks negative, no? Yung natetension po kasi sa may bandang support, sa may bandang taas. Kaya naglalagay po tayo ng extra top bar, no? Ayan po. Para maiwasan po natin yung nakikita natin yan, no? Nagka-crack po sa may bandang baba. Doon po unang nagka-crack yan. Kasi nandyan po yung tension, maximum tension po ng biga natin. Maximum bending moment positive nandyan po, no? Sa may bandang baba ng biga natin. Kaya yung extra bottom bar, naglalagay po tayo dyan, no? So, ayan po yung extra safety ng biga natin, no? Yan po yung step by step pong kukumputin natin, no? Yung extra bottom bar at saka yung extra top bar. Kaya lang, bago po natin na kumputin, tingnan po muna pala natin yung mga given, no? Yung pong given dito sa column cross section natin, no? 400 mm by 400 mm po yung sukat ng poste natin. Ang beam clear length po natin na 6 meters or 6,000 mm, no? 40 mm concrete cover po ang gagamitin natin. Yung extra top bar natin, meron pong hook yan na 300 mm. Yun po yung gagamitin nating hook length, no? L over 3 po yung may bakal, no? May extra top bar. Hanggang dito lang po siya. Yung sa may bandang gitnang length divided by 3, wala po yun, no? Yung extra bottom bar po natin, ito po, no? Sa may bandang baba po ng biga, sa may bandang gitna. Yung gilid po na clear length divided by 8, wala pong bakal yon, kabilaan, no? Yun po yung ileles natin mamaya. So, yung extra top bar po natin, no, na length, 16 mm diameter po ang gagamitin natin. Meron po siyang hook na 300 mm. Kaya yung extra top bar length po natin, L over 3 plus column width plus hook length minus concrete cover, no, minus 2 dB. Ayun po yung haba po ng extra top bar length natin. Ito po yun, no? L over 3 clear length, no? Ito po yung L over 3 plus column width, no? Yung bend na 300 mm. Ileles lang po natin yung 40 mm na concrete cover at saka yung bend reduction, no, na 2 dB. Pag na-bend po kasi, may reduction po yan, no? 6,000 mm divided by 3 plus 400 mm plus 300 mm minus 40 mm na concrete cover minus 32 mm na bend reduction, no? Ayan, dito. 2 dB, 16 mm times 2. Minus po natin yan, no? Extra top bar length po natin, 2,628 mm or 2.63 meters. Ayun po pala, no? Para sa extra bottom bar length naman po natin, yung haba ng extra bottom bar natin, clear length po minus L divided by 8 minus L divided by 8, no? Clear length divided by 8 minus clear length divided by 8. Ito po yun, no? Ito. Clear length po, no? 6,000 minus L over 8 minus L over 8. Ito po yung haba niya, no? Ayan, no? 6,000 mm minus 6,000 mm divided by 8 minus 6,000 mm divided by 8. Yung 6,000 mm divided by 8 po, 750 po yun, no? Minus 750 minus 750
Ang extra bottom bar length po natin, 4,500 millimeter or 4.5 meter. So, ayun lang po pala no, yung computation natin dito sa extra top bar at saka extra bottom bar length. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.